sabi dito na after the onset of estrus, dun kadalasan nagkakaroon ng ovulation. Di ba sa human, so punta tayo sa tao, so kailan ba yung, di ba pag sa human, kailan siya nag-ovulate? Di ba monthly period sa menstruation. So every month nagkakaroon ng menstruation sa mga female, sa mga babae. So kadalasan, after the last mens, so magbibilang ng ano, halimbawa nag-ano ngayon, nagkaroon ng menstruation ngayon, tapos nag-bleed. So after the last bleeding, magbibilang ka ng 14 days. So magka-count ka ng 14 days and then yung 14 days na yon magbibilang ka ng in between 14, so 7 days yung bibilangin mo. So kapag 14 days pa pabaliktad ka, bilang ka ng pabalik. So kung titignan mo yung calendar, 14 tapos pa pabalik 14, 13 tapos 12 then 11 tsaka 10, di ba? Pag binaliktad mo yon, yung 14, 13, 12, 11, tsaka 10. And then bilang ka din ng 4 forward. So 17, 18, 19, 20. 'Di ba? So yung days na 10 hanggang 20, 'yun yung pinaka ovulation time kapag sa tao. So sa animals ganun din pag che-check natin yung ano, yung pag-i-observe natin. Pero magkakaiba yung period sa human kasi ganon. Yung ovulation time sa humans, kakaunt pa ko yung 14 days, bilang ka ng 4 days, pabalik at saka paabante. So yung in-example ko sa inyo, yung 14 days, pag nakabilang ka yung pinakalas menstruation days, bibilang ka ng 4 days sa 14, pabalik. So binilang nga natin kanina 10 and then yung pabante 20. So yung period ng 10 to 20 yun yung nagkakaroon ng ovulation period. So kapag nagkaroon ng contact yon sa lalaki, so yun, pwede siyang mabuntis. So ganun din dito sa animals natin, pero magkakaiba yung duration ng ovulation. So sa mayor, 24 hours before the end of estrus. May question ba? So for any question na sa dinidiscuss natin? Wala naman. Wala po, Dok. At least na nasabi ko sa inyo sa mga ano dyan, mga may mga girlfriend, boyfriend. Oh, di alam niyo na kung paano yung kwan. Para iwas may ano, iwas disgrasya. Angel daw po. Angel. Dok, applicable po ba siya sa mga may hormonal problems? Iba 'yun pag may kwan. Usually yung sinabi ko sa inyo, yung mga regular yung mga nagre-regular menstruation. Pag may hormonal kasi may ano eh, hindi siya applicable. 'Di ba may mga irregular na nagano mens. Minsan matagal bago sila mag-mens ulit. So hormonal ano 'yon? Hormonal problem or imbalance. Okay? Okay po, thank you po. Then we have what we call first postparturient estrus. So pag sinabi nating post, so after, then parturient, after giving birth. So after mga anak, nagsishow na ulit sila ng heat. So naglalandi ulit sila pagkatapos mga anak. So dito sa cow, ang usual observation, yung pagkakaroon ng first post parturient estrus during 35 days after giving birth. So ibig sabihin, pag nanganak siya ngayon, after 35 days, pwede siyang magkaroon ng signs of estrus. So pwede siyang magpakita ng mga senyales na may mucus discharge, may bellowing,
then sumasampa-sampa. Ayun, so lahat ng mga signs pwedeng ma-observe. Yun ang ibig sabihin nito. But sometimes, dinidiscourage natin kapag first postparturient is truce na ibibreed ka agad yung animals. So hindi pa advisable na ibreed. So bakit? Bakit hindi advisable? Kasi nga, meron naman silang pinapadede. And kung gustuin man natin, mabubuntis yun. Kaso nga lang, ang problema dyan, kawawa yung nanay. Kasi meron siya pinapadede. And at the same time, may developing embryo sa uterus. So parang dalawa yung kumakain dun sa nutrients ng nanay. Instead na mag-focus lang dun sa lactation, so meron pang additional developing embryo dun sa uterus. So dapat i-consider din natin yon. Pero sometimes sa mga farmers natin, ginagawa nila at the third month of gestation or yung lactation. Sorry. So third month of lactation, pag nagpapadede na siya, tapos may 3 months na yung anak niya, so yung mga iba pinapabreed na nila. So pwede naman yung ganon. Kaso nga lang, ayun nga, we need to consider din yung health ng nanay kapag ganon yung ginawa natin. Kasi kawawa siya. Lalo kapag hindi sufficient yung binibigay natin na feed. So kung gagawin mo man yun, kinakaila mag-supplement ka ng mga vitamins, minerals, and syempre sufficient yung feed na ibibigay mo dun sa animals mo kapag ginawa mo yon. Okay, so sa sow, 4 days after giving birth, so may mga ano na din, may mga signs ng estrus. So, kumbaga, hindi pa masyadong malalaki yung mga anak niya, in-heat na naman kagad siya. So, ganon. Pero sa swine naman, hindi naman ginagawa ito. Kadalasan after, after weaning. So, pagkawalay, di ba sabi natin, na-discuss natin, after weaning, usually around 4 to 7 days, dun siya mag-heat or magpapakita ng signs of estrus. So, kinoconsider din natin yung health ng nanay natin, yung sow. Okay, so sa ewe, sa tupa, 35 days average. So, maliit pa lang yung kanya, lamb, within this period. Pero nag-ano na siya ng estrus. Then sa mare naman, 11 days average. Pwede natin makita ng mga signs of estrus yung mga animals natin. Pero syempre, nangingibabaw pa din yung hormones ng during lactation. Diba, meron tayong hormones na nag-maintain ng lactation, yung prolactin. So kapag mas mataas yung prolactin level sa katawan, syempre mas pre-priority ng animals yung production ng milk sa babies niya. Okay, so ayun. Then next one, we have the right breeding age or target weight of breeding animals. So sa cattle natin, we have the heifer. So 18 to 20 months to 2 years old. So yung pinaka ideal na age and weight of cattle natin. So yung weight is around 250 to 300 kilograms. But depend on the breed. Kasi kapag sa native cattle natin, yung mga native breeds, kahit na umabot na ng 4 to 5 years, maliliit sila. Baka nasa 200, di pa umabot ng 250 kilos.
But in other breeds, yung mga upgraded natin or di kaya yung mga pure breed na cattle natin, gabi bigat, may maumabot pa ng 400 to 500, lalong-lalo na yung mga bulugan. So, depende pa rin yan sa breed ng animals natin. But we need to consider yung sa age talaga. Kasi nga, di ba, sabi natin, pag mas bata yung animals, hindi pa ganun ka fully develop yung reproductive system. So, kinakailangan talaga i-consider natin yan. Kasi nga, mas maagang malulo siyang, kumbaga sa tao, pag maagang nakapag-asawa, mas maagang malulo siyang yung ano natin, animals natin. Okay, so in Buffalo, 2 to 3 in half years old, so average. So sa Philippine Carabao natin, yung mga water buffalo natin, so 2 years to 4 months. And 3.5 years naman sa Miura buffalo. So kinakailangan talagang i-consider yung age ng animals natin. Then crosses at saka grades, so 2 years 4 months. Kaya kung papansinin niyo dito sa ano, sa ideal age ng animals, kung i-compare natin yung Philippine Carabao natin, yung mga native, compare sa mga yung mga may lahi like Miura, so mas matanda yung ano, mas advisable na medyo mas matanda yung animals natin kapag ibibreed. So sa swine, so gilts 7 to 8 months or 110 to 130 kilograms of weight. So yung ano naman sa swine, kasi pinakamaaga dyan, around 4 months, 4 to 5 months, may mga ano na dyan, may mga naglalandi na. May mga in-heat. But we do not encourage to breed within that age period, kasi nga hindi pa ganun ka-develop yung reproductive system ng animals natin. Then sa goat, sa doos, we have 8 to 10 months. And sa buck, we have 8 months. Kadalasan pag yung sa mga animals natin, hindi naka-separate yung mga bulugan tsaka yung mga ano natin, mga dumalaga. So kahit na hindi pa ano yan, hindi pa fully matured, once na in-heat yan, namuy yan ng lalaki, inaasawa na kaagad. Kaya pag nag-alaga tayo, so part of management practices, kinakailangan talaga separate yung mga animals natin. Like for example, yung mga buntis, meron silang kulungan, yung mga nasa dry period, yung malapit ng maglandi, yung mga dumalaga, naka-separate sila para maiwasan natin yung mga unwanted cases na pwede nating ma-encounter sa farm natin. Okay, so sa sheep, we have the age of ewe, so 8 to 12 months. So sa rams naman, we have 12 months or 25 kilograms body weight. So kadalasan sa mga native sheep natin, ganito lang yung timbang nila, around 25 kilograms. But for the pure breed, like yung Dorper, nakita na kayo ng Dorper class na tupa? Dorper. Sino sa inyo yung nakakita? Yung breed ng Dorper? Wala pa? Nabibigat yung mga yon. Sometimes umaabot sila ng 60 to 80 kilograms yung timbang nila, lalo-lalo na yung mga bulugan. So yung breed na to, kusang natatanggal yung ano nila, yung wool.
nababakbak. So hindi mo na kailangang i-shear o tanggalin kasi nga natatanggal kusa. So later on sa mga breeds of different animals natin, matatakal naman natin yan, yung mga different breeds ng livestock animals natin. So sa horse, preferably 3 years above. Yun yung pinaka ideal breeding age ng mga horse natin. Ayan, so what are the best time to breed or inseminate female animals? So sa cattle, or buffalo, so usually AM or PM rule ang ginagawa. So 6 hours later, if still in heat, inseminate again. Pero sometimes yung mga technicians natin, yung mga AI technicians natin, once lang sila nag-inseminate. Liban na lang kung gusto mo talagang ipadoble, pero magiging doble din yung babayaran mo sa kanila. Unlike pag natural, kasi ang ginagawa sa natural, binababad yung ano eh, yung cow dun sa bull. So nilalagay lang yung ano doon, yung cow dun sa bull. Unlike pag artificial insemination, syempre isang ano lang yung gagamitin ng technician, yung minsan ng ano, insemination. Pero may mga ano tayo, may mga backyard raisers, mga nag-aalaga ng baka. Kung minsan pinapadoble din nila, yun nga lang, doble din yung bayad. Ang ano kasi doon, ang advantage doon, di ba sabi nga natin, we need to timing yung ovulation ng animals. Kaya in case na pinakastan mo siya ng umaga tapos hindi pa siya ovulated, so ipapadoble mo siya ng hapon, so kapag nag-ovulate siya during the day ng hapon, so nandun yung ano, yung similya. So yung viability ng semen or ng sperm is very active. So kaya pa rin niyang i-fertilize pag pinadoble mo. Unlike kapag nagpa-inseminate ka ng umaga tapos hindi siya ovulated, so wala na yon, hindi na siya magbubuntis kapag ganon. Napaka-importante kasi ng timing. So same din sa baboy, ganun din. Kinakailang matimingan. Pero yung sasaw kasi sa mga farm, mga malalaking farm, yung umabot ng 1,000 sow level, so ginagawa nila dyan is twice yung pag-inseminate. Meron pa nga 3 beses sa isang araw. So pag na-observe na yung animals na in heat, di ba sabi natin 3 days yung pinaka ovulation time ng baboy. So during that day, yung pinaka 3rd day, magbibigay ng similya sa umaga, inseminate siya during the during morning, tapos may lunch time, inseminate din, tapos meron pang hapon. Ganun yung ginagawa nila para talagang sure ball. Pag hindi, may mga itlog pa na hindi nag-ovulate ng umaga, so pag nag-ovulate na sila ng tanghali o di kaya hapon, nandun pa din yung semen or yung sperm na mag-fertilize dun sa mga ovulated eggs. Kaya yun, mas madami yung nabubuo or yung nag-fertilize na egg which will develop into embryo. So, sa spine, sow, last half of estrus. So, second day of estrus. Tatay ko yung 4th at saka 5th day. Okay pa naman, may mga ano din, nanganganak pa ng more than 10. Importante talaga dito pag sa breeding is yung timing talaga. Kahit na lumabas ka na dun sa second day na sinasabi dito, kung marami pa din yung mga eggs na nag-ovulate, mas maganda pa din yung ano, mas madami pa din yung nabubuo or yung maianak ng animals natin. Okay, so sa sheep, late in estrus period.
So kapag nakita na natin yung mga signs na nag-ano siya, nagma-mount, so sumasampa sa ibang animals, tapos may frequent urination, may mucus discharge. So after that, doon natin ipabulog or ipa-breed. So sa sheep, late in estrus period. So sa goat naman, last half of estrus. So na-mention na natin ito last meeting dun sa tawag dito yung ginagawa dito sa school natin sa TAU. Yung tawag dito, artificial insemination, AI laparoscopy. So dun kasi talagang sigurado ka kasi titignan mo sa endoscope. Makikita mo talaga kung nag-ovulate yung itlog ng animals. Kaya walang kawala kapag ganoon. Okay, so sa horse, third or fourth day of estrus, then second time, 3 days, if still in heat. Okay, na kailangan matimingan din ito. Kasi yan yung time na nagkakaroon ng ovulation. So we have different pregnancy or gestation period. Diba yung term natin na pregnancy, gestation, and conception. So sa cow, we have 283 days. So ganyan katagal yung ano nila. Pagbubuntis. Then, sa karakaw naman, we have 320 to 325 days gestation. Then, sa Miura. So, sa Miura, we have 314 days. Then, sa upgrade, we have 317 days. So ilang months yan class? Yung range na yan, 314, 317. Ilang months ba yan? Mga 11 months. So 11 months. Or 10 months po. 10 months. So kung i-compare natin sa cattle, mas matagal yung gestation ng kalabaw natin. Diba? But sometimes, sa mga may lahi, yung mga purebred na animals natin, mas ano sila, tawag dito, mas mabilis silang or mas matagal silang mga anak compared dun sa mga natives natin. Then we have bisaw. Actually yung kwan kasi yung sa kalabaw natin nagre-range yan ng 281 to 334 yung gestation ng ano natin ng kalabaw. So take note, 281 to 334. Kadalasan sa mga natives natin, sila yung mas maiksi yung ano nila, pagbubuntis or yung gestation. Pwedeng 281 manganganak na yung mga ano natin, mga native karakaw natin. Unlike sa mga upgraded, mga purebred, mas matagal, umabot sila ng 300 plus yung gestation nila. Okay, so sa sow, we have 114 days yung gestation. So ilang ano yan? Ilang months? Ilang months yung 114 days? Mga 4 months po at.
4 months. Sabi nila yung gestation daw ng ano ng tawag dito. Ng baboy. Tama ba? 4 months ba 'yan? 114. 114 divided by 30. Ah, nasa 3 months. 3 months may ito. 3 months. So sabi nila sa baboy daw, yung gestation period na niya, 3 months, tapos 3 weeks, tapos 3 days, 3 hours. Yun ang sabi nila sa sow. So 114 days yung average. Pero take note class, yung sa baboy natin, pwede kang mag plus and minus dyan. Ano yung plus and minus? So, 114 days minus 5 days, kailan yun? 109, di ba? So, yung 109, normal na yun pag nanganak yung sow natin, yung baboy natin, at 109 days. So, normal na yun. So, yun yung minus. Yung plus naman, 114 days plus 5, 119, di ba? So, within that period, 109 to 119 is still normal. Normal, nasa normal pa din yung ano natin, yung gestation ng baboy natin. So, may kinalaman din dyan yung sa breed. So kapag native, parang sa kalabaw lang kanina tsaka sa baka na sinasabi ko, pag native, mas early yung ano nila, yung pagbubuntis. Mas maga silang mga anak compared sa mga pure breed or yung mga upgraded natin. So ganun. 109, take note, 109 to 119 still normal. Huwag kayong matatakot pag lumampas na siya ng 116, 117, hindi pa nanganak yung baboy, so may mga magtatanong sa inyo. Nanganak siya 109, premature ba yon? Tatanungin kayo. So hindi na ano yun, hindi na abnormal, so that's normal. Nasa range yun, yun yung plus 5, minus 5 na sinasabi ko. Okay ba? So next one we have you or do. So 150 days yung pagbubuntis ng tupa at saka ng kambing natin. So 5 months ba? So 5 months yung gestation or yung pregnancy ng kambing natin at saka ng tupa. And how about sa mare or sa kabayo? So we have, nakalagay dito is 336 days. Pero yung range niyan, 335 to 342 days yung range ng gestation ng kabayo. Ayan. How about sa ibang animals? Sa dog, ilang days? 62 days. So more than 2 months. So usually yung range sa dog is around 62 to 64 days. How about sa cats, sa pusa? Same lang ata sa dog. Mas matagal siya ng konti. Mabot siya ng 65 days sa pusa. Then sa rats, meron kayong idea about sa rats, yung gestation ng rats? Daga? Ilang days ba yon sa daga? Mabilis lang sila, 20 days lang. Kaya ang bilis dumami kapag nag-breed yung mga rats. Mabilis silang magpadami. Sa rabbits naman, 1 month. 31 days, mga ganon. Yung
gestation nila. Okay, so yun. So far, any question, class? May tanong kayo? No question? Wala naman? Okay, so we will now proceed to the next topic. So ito yung reproduction sa poultry naman. So we have the avian reproductive system sa male. So we will compare this sa mammalian. So dito sa avian natin, sa poultry, yung testicle nila is located inside the abdominal cavity. So nasa abdominal cavity. Unlike sa mammals na makikita mo nakalaylay, nasa labas, pendulous. Usually sa mga baka, sa mga kambing. So kitang-kita mo talaga yung testicle nila. But for avian, sa poultry, their testicle is located inside the abdominal cavity. So intra-abdominal sila. Then they have also vas deferens. And this vas deferens opens to the cloacal wall. So they don't have a penis, but rather it is replaced by a structure which is called the papillae. Papillae lang yung ano nila. But sometimes in other poultry species like sa ducks, di ba meron silang ano? Nakita na ba kayo class ng penis ng or ng actually yung penis, yung term na ginagamit natin sa avian is phallus. It spells P-H-A-L-L-U-S. So phallus. So same lang yun. Sa ducks, sino na ba sa inyong nakakita ng male male copulatory organ ng ducks? Nakakita na kayo? Spiral yes, duck. So spiral siya, para siyang yes, doc. Parang isaw. Oh, parang yung oh, yung tawag dito, tiribuson. Parang ganun. So spiral siya. So yung sa ducks kasi prominent yung ano, kitang-kita talaga yung penis nila. Unlike sa chicken, papillae lang yung ano nila. Yung tawag dito yung phallus nila. So it is replaced by papillae. Kaya kapag nagme-mate during mating, nagdagano lang sila, nagkakaroon lang sila ng tinatawag na cloacal kiss. Eh di ba, nakita na kayo ng ano, yung sinampahan ng rooster, yung hen, saglit lang 'yun, di ba? Ilang seconds lang. Tapos na yung ano, yung mating nila. So with that, nagkakaroon na ng ano doon ng insemination during that cloacal kiss. So nadideposit na yung ano, yung sperm or yung semen dun sa hen. So yun yung sa reproduction ng poultry. Unlike sa mammals kasi, although magkakaiba din yung ano nila, tawag dito yung process. Kasi nga, di ba, na-discuss natin last time, yung sa dogs, nagkakaroon ng copulatory lack. It's due to the bulbous glandis na meron sila. Then sa ibang animals din, like sa horse, napakalaki ng ano ng horse, di ba? Ng penis ng horse during breeding. So sa ibang animals din, like or sa species ng animals sa swine, so sila yung pinakamadaming volume or quantity ng sperm kapag nag-ejaculate ng semen. So ganun. So dito ang kakaiba dito sa avian natin, meron silang tinatawag na sperm nest. So yung sperm nest na yon, doon na di-deposit yung semen. So mamaya matatakal natin yun, madi-discuss natin. Okay, so in your female avian,
Take note class, left ovary, left oviduct. So, yun lang yung functional. Di ba sa mammals, meron tayong left and right. Merong left ovary, tsaka left oviduct. Or right ovary, meron din right oviduct. So, magkabilaan sa mammals. So, iba-iba si poultry. Sa avian, yung kaliwa lang yung functional. Sabi nga, what is left. Kung ano yung natira, yung kaliwa. Take note, class, sa avian natin. And this female reproductive tract composed of different parts. So, take note of the arrangement ng different parts. So, first part of the reproductive system sa avian, we have the infundibulum. So, ito yung also known as funnel. Ito yung fallopian tube compared with sa mammals. So, ito yung fallopian tube nila. So, yung infundibulum, this is actually the site of fertilization. So, alam naman natin na during ovulation, so during ovulation, nagkakaroon ng rupture ng ovulated egg. So, sinasalo ngayon ng infundibulum or yung funnel. So, pag nag-ovulate yun, at saka nagkaroon ng insemination, so mag-meet ngayon yung sperm at saka yung egg. So, kapag na-meet niya yun, nagkakaroon na ng fertilization. And usually, fertilization in avian takes place within the infundibulum. So, yung first part ng reproductive tract ng avian. So within that part, the fertilization process will takes place around 15 minutes. So 15 minutes ang tinatagal ng ano doon ng itlog at saka ng sperm to fertilize yung ovulated eggs. Then afterwards, so after fertilization, the fertilized egg will now move down going to the magnum. So within this magnum, the secretion of albumen will takes place. So yung duration or yung time ng secretion ng albumen is around 3 hours. So babalutan niya ng ano ng albumen. Albumen is also known as your egg white. So siguro naman kumakain lahat tayo ng itlog, di ba? Itlog ng manok, ng avian, ng poultry. Apo. Baka ibang itlog yung maisip nyo. Angel po. Si Owen. So, albumen, yung egg white yon. So 3 hours, dun nagkakaroon ng secretion ng egg white sa may magnum. Then going down up, secretion of albumen, the eggs or the egg will again goes down to the isthmus or the next part of the female reproductive tract sa avian. Then within that isthmus, formation of shell membrane will occur. So doon nagkakaroon ng shell membrane. So familiar kayo sa shell membrane class? So kung kumakain kayo ng balot, di ba pag kakain kayo ng balot na ganyan, pag nabrick yung ano niya, nabasag yung shell, meron pang parang balat na tatanggalin bago mo mahigop yung mainit na sabaw ng balot. Bago mo lagyan ng asin at saka suka. Di ba ang sarap? Ayun. So yun yung shell membrane, yung parang makunat na part ng egg. And that shell membrane was formed in the isthmus. So yung formation ng shell membrane, it takes around 1 hour sa may isthmus. So nagstay yung itlog doon for 1 hour for the formation of your shell membrane. And then afterwards, after the formation of the shell membrane, the eggs will now go down again, going to the uterus or the shell gland for the formation of your calciferous shell. Ito na yung matigas na
part ng egg, yung mismong eggshell na tinatawag natin. So within that area or part, it takes around 20 hours for the formation of your calciferous shell. But sometimes you can observe soft shell. Nakita na kayo ng ganon, yung itlog ng manok na tawag dito, parang ano siya, parang walang eggshell, malambot. Kapag kakalay niya pa lang yung ano doon. Ha? Nakita na kayo ng soft shell? Opo. Opo. Okay, so sometimes may mga different reasons kung bakit nagkakaroon ng soft shell. Sometimes it could either be nutritional or it could either be infectious. So nutritional, it's due to calcium and phosphorus deficiency. So kapag deficient ng calcium at saka phosphorus yung layer natin, yung manok natin na nangingitlog, we can encounter this problem, yung nagkakaroon ng soft shell. Eh, di ba, na-mention natin, sabi ko na rin sa inyo last meeting, yung mga previous discussion natin, we need to consider yung calcium and phosphorus ratio ng mga animals natin. Di ba, kapag monogastric, do you still remember kung ilan yung ratio, ilang part ng calcium pag monogastric, ilang part ng phosphorus? Any volunteer who wants to recite? Nalalapanin nyo? Ilan pag monogastric, ilang parts ng calcium? Wala. Isa? Ha? Isa? Isa, Doc? Anong isa? Isang? So usually kapag monogastric, two parts ng calcium, ang ratio niya sa phosphorus is one part. So 2:1 pag monogastric. So alam naman na ninyo siguro kung ano yung mga monogastric. Humans tayo, di ba? Monogastric tayo. And sa mga animals, ano yung mga monogastric? Sa dogs, cats, then we have sa swine, they are monogastric, di ba? And pag sa ruminants, so sa ruminants natin, mas mataas yung calcium and phosphorus ratio requirement. So yung calcium, it should be 7 parts of calcium and 1 part of your phosphorus sa mga ruminant, yung mga kumakain ng damo. Ruminants kasi, meron tayo small ruminant, including goats and sheep. Sa mga large ruminant naman natin, meron tayong cattle, meron din tayong carabao, di ba? So, yun. Then, with this discussion sa layer natin, ilan kaya sa tingin nyo? Any guess kung ilang ratio ng calcium at saka ng phosphorus pag sa layer chicken or sa poultry natin? So monogastric, 2:1. Pag sa ruminant, 7:1. Sa layer kaya, ilan kaya yung ratio? Hello class, nandyan pa kayo? Hello? Oh, ano? So take note class, 10:1. So, 10. 10 parts of calcium, 1 part of phosphorus. Dapat yung naibibigay natin dun sa mga layer chicken natin or ducks. Kasi kapag hindi tama, hindi correct yung binibigay natin na calcium and phosphorus, yun yung time na nagkakaroon ng soft shell. Kaya nakaka-encounter tayo ng itlog na parang wala siyang shell, hindi nag-develop yung shell niya. So that's one reason kung bakit nagkakaroon ng soft shell kapag nutritional problem.
And aside from that, as I have mentioned, hindi lang naman nutritional, pwedeng infectious. So pwedeng mga viruses 'yan. Most especially kapag nagkaroon ng yung sakit na EDS o yung egg drop syndrome na tinatawag. So virus 'yon. And pag tinamaan yung mga layer chickens natin, pwede silang magkaroon ng soft shell. So pag nangitlog sila, parang malambot yung itlog. And pag infectious, ang delikado pa dito, it will affect the production. Kung minsan, magre-reduce or reduction of egg production pag tinamaan ng mga infectious agent like viruses. So maraming mga later on sa mga higher subjects ninyo, mapapag-aralan ninyo kung ano ba yung mga infectious diseases that will affect yung sa egg production and nagkakaroon ng soft shell. Okay, so yan yung uterus. And next one, we have the vagina. So sa vagina, we have mucus secretion for lubrication. So few minutes, kasi dyan lalabas yung itlog, ilang minuto lang na magpapas dyan sa vagina. And we have your cloaca. So nagkakaroon ng 50 minutes duration dyan sa may cloaca bago may labas yung eggs ng chicken. So I have a question. Ano ba yung nauna pag may itlog yung manok? Di ba yung egg natin, meron siyang blunt end. So blunt end at saka pointed end. Alin ang mas maunang lalabas doon pag mangingitlog? Pointed, Doc. Bakit pointed? Para mas mabilis po yung paglabas ng egg. Or mas madali, rather. Para mas madali? Mas smooth. Naka-observe na ba kayo? Di pa po. Opo. Nakikita mo na lumabas yung pointed? Actually, class, yung pinaka-ano dyan, yung pinaka-nauna, yung blunt end. Yung pag nilabas ng hen, yung eggs, yung blunt egg, blunt end. So try to observe yung mga itlog, yung blood tinge, yung parang mancha. Kumakapit yun sa pinaka-pointed end. Kaya dun mo madedetermine kung ano yung pinaka-unang part ng egg na lumalabas, kung yung pointed ba or yung blunt. So kadalasan nauna yung blunt end. But for the positioning ng egg, paglalagay nyo siya sa egg tray, dapat yung pointed end nasa baba, yung blunt end nasa taas. Ang reason naman doon is lalo na kapag fertilize yung egg and you want to hatch. Gusto mong mapisa yung itlog, syempre, kinakailangan properly yung pagkakaposition mo dun sa egg. So, yung egg na yon, di ba, meron siyang, yung parts ng egg, meron siyang air cell. So, yung air cell is located on the blunt end. Kaya, ang magiging function ng air cell is to supply oxygen dun sa developing chick embryo. Ang problema dyan, kapag baliktad yan, pag nilagay mo sa incubator, yung blunt end nasa baba, yung pointed nasa taas, magkakaroon ka ng problema. Kasi nga yung air cell or yung air space nandun sa blunt end. So pag baliktad yon, may pressure dun sa egg. Sa loob ng egg, yung internal structure ng egg, may pressure, tinutulak niya yung air space or yung air cell. So magkakaroon ka na rin ngayon ng problem. Pwedeng hindi mag-hatch yung egg. And magiging prone ka din sa sticking. Didikit yung sisiyo, kung mabubuhay man yan, didikit yung tawag dito, yung
yung chick dun sa mismong shell membrane, yung dinidiscuss natin na shell membrane. So didikit siya dun pag hindi properly yung positioning. One time nung pumunta kami sa Kwan, sa Bicol, nagpa-train kami ng ano doon, mga racers, mga farmers. May isang Kwan nag-ask sa akin ng question. Tinatanong niya kung ano kaya yung possible reason bakit yung sa ini-incubate niya na itlog, kukunti lang daw yung nag-hatch. Meron naman daw, kaso nga lang, wala pang 50% yung nahahatch. Yan, tinanong ko yung Kwan kung paano niya nilalagay yung itlog dun sa incubator. Pabaliktad naman pala. Yung blunted end, yun yung nandun sa ilalim. Yung pointed, yun yung nasa taas. Eh, di ba yung sinasabi natin, nandun yung airspace. So kapag pabaliktad yun, magkakaroon ka talaga ng problema. So it could either be mabugok yung itlog, or yun nga, pag nabuhay man yan, nag-stick, dumidikit yung cheek dun sa shell membrane. And pag nabuhay man yun, mga mahihina or weak yung mga chicks na ano, mahahatch. So ano, napaka importante din during incubation yon. Actually sa natural incubation wala nang problema kasi matalino yung hen, meron silang instinct. Kaya nilang egg rotate yung sarili nilang itlog. Kasi class sa artificial incubation, sa mga incubator, inaano yan, nagkakaroon ng egg twitch. So tinitwitch yung ano, yung itlog. Minumove siya. Sinishift yung movement. Yung position niya, di ba, kung nakatayo yan, hindi lang forever na nakatayo na doon yung patayo yung ano niya, yung position niya. So may time na pinapatagilid, ini-slant, slanted yung egg. So it could either be right or left. So ganun yung movement sa mga artificial incubator. Para mas mataas yung hatchability rate ng mga itlog na in-incubate. Okay, so next one, cloaca. So, nagkakaroon ng egg rotation, 50 minutes ang tinatagal ng ano dyan, ng itlog. So, ayan, egg rotates. Okay, so I think, sensya na kayo, sabi ko, 30 minutes kang, sumubra na tayo. Hala. Okay, so next time, we will continue our discussion dito sa... Andan nyo pa yung kung saan tayo nag-end dito sa may part na to. So, wala naman kayong problema sa CATIS kasi nandun na sa LRP nyo to. So, for any question, may tanong ba? May tanong po ba? None po. None po to. Okay, so... May... Mag-ano muna tayo? May tanong lang po ako, Doc. Ah, sige. Si Leonard. Doc. Kung ilang beses mo ipapamit yung ano, avian kapag ilang beses mo ipapamit yung avian kapag nangingitlog, Doc? Or ipapamit? Nangingitlog. Yun nga, yung yes, yung difference, yung difference, di ba, sabi ko nga kanina, diba, sa discussion natin, meron silang sperm nest. Di pa yata, natakil na ba natin yan, yung sperm nest kanina na sinasabi ko, yung sperm host gland na sinasabi? So yung sperm host gland na yon, kapag nakipag-mate yung sa avian natin, pwede siyang tumagal ng 7 to 14 days. Depende yan kasi sa ano yan, sa avian species. Magkakaiba sila eh. Sa ducks, later on matatakal naman natin yon. Pero unlike sa mammals kasi, pag nakipag-mate sila, may certain duration lang wherein magsusurvive yung sperm sa
female reproductive tract. So beyond yung period or yung time na yung viability na sinasabi natin, so beyond that time, mamamatay na yung semen or yung sperm. Unlike sa avian, pwede siyang mag-survive, mas matagal yung viability niya kasi nga mayroong tinatawag na sperm host gland or sperm nest. So kapag nakipag-mate kahit once lang yung hen dun sa rooster, yung mga semen or yung mga sperm ng rooster na yon, madideposit dun sa sperm nest ng hen. So kapag na-deposit yon, every time na mag-ovulate siya, maka-ready na yung ano, kahit hindi na siya makipag-mate dun sa rooster ulit, mapo-fertilize yung mga ovulated eggs ng manok natin. So ganun siya. Kaya ibang-iba yung reproductive process ng avian compared sa mammals. Kaya yung pagdating sa fertilization, hindi natin ganong problemahin yung ovulation kasi kapag sa avian meron silang sperm nest or sperm host gland. Nakuha mo yung sagot ko? Apa dok. Thank you po. Okay, so any more question? May question pa? None po.